11 ng Setyembre, Miyerkules, ng 23 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon, sapagkat tatawa kayo. Mapapalad kayo kapag kinapopuotan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon, sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sawing palad kayong mayayaman, sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa. Sawing palad kayong mga busog ngayon, sapagkat magugutom kayo. Sawing palad kayong humahalakak ngayon, sapagkat magluluksa kayo't iiyak. Sawing palad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti ng lahat ng tao, dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mapapalad kayo kapag kinapopuotan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto at sinisira ang puri dahil sa akin. Ano nga ba ang dahilan kung bakit may mga taong nagagalit sa atin? Posibleng may mga bagay na hindi pinagkakasunduan ang dahilan. Maaari din namang dahil sa inggit. Mayroon din naman talagang mga taong likas na magagalitin, kaya kahit wala namang mabigat na dahilan para magalit ay palagi na lang nagagalit. Kung may nagagalit man sa atin o napupuot, maaari din namang may nagawa tayong nakasakit sa damdamin ng taong iyon. Malinaw ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo na ang mga kinapupuotan ng dahil sa Kanya at sa mabuting balita ay maituturing na mapapalad. Dinanas din mismo ito ni Jesus. Sa kabila ng kanyang pangangaral at paggawa ng mabuti ay nagdanas siya ng maraming hirap at sakit hanggang sa oras ng pag-aalay niya ng kanyang sarili sa krus. Minsan ay sinabi ko nga sa aking homilya, "Suffering can turn into a blessing if we would make our suffering an offering to God." Hindi pala lahat ng kinapopuotan ay maituturing na tunay na mapalad sa mata ng Diyos, kundi sila lamang na mga kinapopuotan dahil sa ginagawa nila para sa Diyos. Pagsasagawa, ipagdasal mo ang mga taong nagagalit sa iyo na matutuan kanilang patawarin kung ikaw nga ang nagkamali. O magsisi naman sila kung sila ang nagkamali. Sikapin mo ring baguhin ang anumang pagkakamali mo.